Yung kasagsagan na papa ko po ay may sakit, walang wala ho talaga kami yun. Kung ako nagkataon pong vlogger po ako ngayon, baka bu sa akin lang po, baka buhay pa po ang papa ko sana. Sa kawalan ho ng pera, talagang namatay na ho talagang papa ko sa hindi na namin nadala sa ospital. Napabayaan na ho namin sa bahay na lamang. Nahawa nga talaga sa papa ko, yung nabubuhay pa, naisip ko talaga laging papa ko. Mahal ko kaya ang papa. Ang hirap na maging mahirap. Punta po kami ng lahod. Tapos naku po, ating buong bagyo. Wala po. Isang kayo, isang duka. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, mga ka-Jomon. Isa na kayo, kung ito para nakikita yung damit, talaga na kakahid marino kami ni Parang Tengo. Kahit kami, kailangan namin makabawi sa inyo. Isa na rin po kayo, kung kami sa first day of challenge ay talagang napaka... Hindi agad kami nakapag-upload agad. Nagka-deference lang po taga cellphone namin. Nasira ang cellphone namin. Pero nagkawang panaparaan, okay naman. Okay naman po. Kaya mga ka-Jomon, magre-reveal tayo ng ating... Tungkol sa ating tungkol sa buhay. Kung anong nagkonsent kami nagsimula. Yung sa likod, sa likod ng aming buhay. Sa likod ng mga tawa-tawa namin sa camera. Sa likod yun. Ng aming sa... Parang ano ba? Yung parang... Sa buong buhay namin, yung dumating sa Idol Jumper sa Bukana. Unang parto niya, pagkatawanan namin siya. Anong ginagawa niya at bakit niya kinakos ng mga cellphone. Hindi namin yun kinuha. Hindi namin siya pinapansin. Hindi namin ina-expect na... Ang sahod pala sa YouTube ay para makapagbago ng buhay mo. Yun. Biro nyo dati ako, nag-ano, yung punta po kami ng laot. Tapos, ako po, ating buong bagyo. Wala po. Isang kayo, isang duka. Kaya mga ka-Jomon, sa darating na pag-araw ng mga December, yan, isang kayo, isang tuka kami mga ka-Jomon. Hindi po namin alam, hindi po namin na ini-expect na si Idol Jumper po ang magbibigay sa amin. Hindi naman po talaga siya ang nagbigay sa amin po dito sa lahat ng Bukana na buhay na magandang karangyaan. Meron pong gumanda po yung kalagayan sa dahil sa YouTube. Opo. At yung iba naman po na kalata nyo, hindi po kit YouTuber na may pera po. Pero sa likod po nito, talaga pong humilang po na yung pinapakita sa inyo mga sa viewers namin dyan, hindi po talaga pinapakita sa inyo yung tunay na buhay namin sa likod ng camera. Opo. At sa likod ng pangiting-iting namin sa inyo mga ka-Jomon. Sobrang dami kong talagang dapat na i-reveal na yung hindi ma-reveal para yung mga gusto ko lang i-share yung naging buhay ko noon. Oo, gusto kong ipaalam sa about sa mga viewers. Ang beses na binata ako, naliligaw ako sa mahal ko, sa aking asawa, si Rona. Pero maraming ayos sa akin kasi tamad daw ako. Tamad daw. Di pare, di ba dati na nalis din ang landas mo dati? Oo, na, binata. Oo, nung binata ako, nalis ang landas ko noon. Halos sa sira ang ulo ko na yon na dahil sa pagbabawal na yung mga ano ba, siyempre, mga bisyo dati yung mga yung mga bawal na gamot. Ang edad ko na yung mga nasa 16, 17, nalis sa landas ko. Hanggang sa sumama ako sa mga sayaw-sayaw, mga dancer-dancer. Yung sinamahan ko mga grupo, sila po ang nagdiretso ng landas ko para maging maisuloy ang buhay ko. So sa mental nito, natuto ako magsumikap, magtrabaho para makatulong sa nanay ko, tatay ko, maaga na wala. Tapos kay liitan pa namin, yung tatay ko yun, nataka sa puso. Talagang sa bawat tao, sa bawat hiningan ng tao, sa bawat tibok ng puso, talagang nangyayari ang mga gay sistema. Mga parang yung tag doon? Yung mga hindi mo maintindihan kung parang tinakluban ng langit at lupa. Hindi mo alam kung yung palata mo panagigip lang ito. Sana ay magising pa sa ganyang bang bagay. Pero napakahirap mga ka-Jomon. Yung buhay namin dati, kakain po kami sa isang araw, isang beses lang po. Umaga pa po yun. Ang ulit na po yun, tanghali na po na kinabukasan. Talagang pagkakahirap po namin dati. Ang hirap talaga dati. Iranas ko rin yan eh. Sobrang hirap talaga. Ang hirap na maging mahirap.
Yung ano po, yung sa mga kapitbahay namin, nakikita ko ako ng mga decoration, ng mga bago. Naranasan mo ba para dati mong hindi ng kanin? Temo, yung buhay mo dati, yung simula ka na hindi ka vlogger, yung wala pang vlogger sa atin na mismo talagang tayo lang yung ating buhay noon, yung isang kayo, isang tuka, wala pa tayong bangka, nakikihiraman pa tayo, nakikilabasan pa tayo ng tricycle. Yung pinaka-priority trabaho dati natin, construction, anong moment yung na yung anong pinakamagandang alaala mo na hindi mo makalimutan hanggang ngayon? Hindi mo maganda, yung parang naranasan mo nung nakaraan mong... Ang hindi ko makakalimutan, yung nakaranasan ko, yung nagtrabaho ako sa... Dalawang beses na kasi nangyari sa akin yung mga ka-Jomon. Nagtrabaho ako dati sa Cavite. Ginawa kaming parang tao-tauhan doon ng may hawak sa amin. Kasama ko doon, di ba pare? Pare, una kami. Padalo kayo. Yung una kami. Nung pagpasok ko doon mga kajomo kasi, yung nagtatrabaho ko dati, siyempre kailangan bumuhay ng pamilya. Dahil may asawa ko dati mga kajomo, yung una may asawa ko. Ikukwento ko sa inyo lahat yun, yung nagtrabaho sa Cavite nga, may nagawak sa amin tao, hindi ko akalain, yung taong nagawak sa amin, niluluko pala kami. Tinatakot kami ng mga taong nagawak sa amin, may hawak silang mga baril. Pag daw kami tumakas, papatayin daw nila kami. Kaya ang hirap kaya talaga doon, mabuti na lang at may tumulong sa amin, kapitan. Kaya kami nakauwi ulit sa Bukana, dito sa amin. Kaya nga, iyak ako nang iyak talaga ako doon dahil gusto ko na nga talaga makita ang pamilya ko. Bago yung pangalawa naman, sa masamang nangyari din sa akin, sa Batangas naman, ganyan din nangyari sa akin. Hindi rin kami pinasasahod, trabaho lang din kami ng trabaho. Doon kami natutulog sa may bangketa, doon sa may pinakakarsada talaga. Naglalataglaan kami ng mga malalaking lupi, yung mga nasa barko, sa pier kasi kami nagtatrabaho mga kajomon. Yung mga malalaking lupi, doon kami nahihiga. Bago hindi, walang din na kami naliligo, ang mga katawan na, puro galbok na. Yung mga inuhukay namin yung mga kamuting mga durog sa mga barko, yung mga galbok niya, nasa katawan na namin, hindi na namin tinatagtag yun, tulog na lang kami ng tulog na yun. Kaya saklap din, mabuti na lang, may isang kasaman din namin na nakatakas, nakapagsumbong dito sa barangay namin, sa kapitan na ganyan nga ginagawa sa amin, sa kuwan. Sa parang tayo mo. At yun nga mga kajama na yun nga nangyari at mabuti may taong makatakas sa trabaho namin at mayroong nakapagsumbong sa barangay kapitan namin na ganyan nga ginagawa sa amin, nagtatrabaho kami sa Batangas. Hindi kami pinasasahod. Yung ganyan nga nangyari sa akin. Dalawang beses na kasi nangyari sa akin yan. Ang hirap. Katulad yan. Kadala, napakahirap mga kajomon talaga maging isang mahirap. Dahil yung kasagsaga na papa ko po ay may sakit. Walang-wala ho talaga kami yun. Napakahirap po talaga sobra. Kung katulad po ngayon na kung nagkatao pong vlogger na po ako, kumbaga lang po, kung ako nagkataon pong vlogger po ako ngayon, baka sa akin lang po, baka buhay pa po ang papa ko sana. Dahil nga sa kawalan ho ng pera, talagang namatay na ho talagang papa ko sa hindi na namin nadala sa ospital. Napabayaan na ho namin sa bahay na lamang. Kaya sabi ko, nangawa nga talaga sa papa ko, nabubuhay pa, naisip ko talaga laging papa ko. Mahal ko kaya ang papa. Sila ang lagi ang nagkukon sa akin, ang tumutulong dati, yung siya yung nagtatrabaho pa sa Manila, siya nagbibigay sa ng pera, yung ako nagkasawa, siya lagi tumutulong sa akin. Sa masaklap pa mga kajomo, yung naging asawa ko, yung una, mahal na mahal ko yun, talagang kanukan ko siya. Ang ginawa naman niya sa akin, niloko niya ako, yung asawa ko, yung una. Pinalit niya ako sa kumpas. Akong pare ko pa ako pinalit, nakaka-jomon. Ganon kasakit yun. Bahala ko na magpakamatay yun dati. Sabi ka pare, nabalita ako nga na nawawala ka na sa sarili, gusto mo na magpakamatay. No, gusto ko na magpakamatay talaga yun. Talagang ang sakit sa dibdib.
sobrang mahal na mahal mo yung taong yun na ang gagawin lang pala sa'yo, lulukohin ka lang pala. Sobrang sakit talaga. Dati nangyari din sa tatay ko yan. Iyak ako nang iyakan yung kuya. Gabi-gabi ako, inom. Lasing. Kung ano nang naisip ko, parang gusto ko na magpakamatay. Mabuti, napayuhan ako ng aking pinsan sa ate, si yung asawa ni Daddy Shark. Si Mami Shark, mabuti, napayuhan ako nyo. Pare, no, pare, yung nanay ko, di ba pare, alam mo naman yung nanay ko. Talagang kami, di ba bansaya, pare. Para masuportahan lang ang sakit ng tatay ko dati. Kasi mga kadyo mo, nang naging sakit ang naging sakit ng tatay ni parang tayo mo, ang tatay ko, halos hindi nagkakalayo. Yung ano ho ba sila, yung unti-unti ho ba sila inupos. Yung para bang inubos yung kanyang yung mga lakas, mga yung gandahan ng katawan nila. Unti-unti sila namayat. Tatay ko naman no, nagkasakit sa puso. Yung bigla ba pare siyang ano, inatake sa puso, biglaan. Ang bata ho namin, iniwanan kami ng aming ama, 41 years old siya namatay. Yung mga edad ko yung mga nasa 17 siguro. Pero ang hirap, at saka pasalamat pa na ako sa nanay ko na itinaguit kami buong pamilya. Siya lang nag-iisa. Ito kami magkakapatid, alos lahat binata na kami at yung mga, yung iba wala pang asawa, ako palang may asawa, yung ate ko. Yung ate ko naman, sa awa naman ng Diyos, nabubuhay niya yung mga anak niya ayos. Hindi niya natapakain sa masamang bisyo. Ayos naman lahat ng naging buhay namin ngayon, pero sana naman, kung nabubuhay ang tatay ko, sigurado masayang-masaya yun. Dahil nakita niya sana lahat ng apo niya. Talagang naranasan ko rin yan ko. Mag-ulam kami. Lahat kayo magkakapatid, ang ulam lang namin no, sa Bawkasin. Pagmisa, toyo. Ang ulam-ulam namin dati, toyo, chichirya. Masaya na ho kami doon, isa toyo, kaya chichiri at saka ako sa Bawkasin po. Bagus pag alakas ng umulan, nandun po kami, alas 12 po ng gabi. Oo, namamalastik na ho kami. Nasa dagat po kami, minindi po kami, nagabang po kami ng plastik. Mga plastik na mapapadpad doon sa dagat. Mga tatusa ko po kami, mabibinda po namin yun, mga nasa 40. Makabili na ho kami yun ng mga kalating kilong bigas. Imbis na ho kami nyo, makabili lang kami ng 1 kilo, kalating kilo. Imbis na i-almasal na po namin yun yung mga chintang yun. Magagawin po namin, hindi na ho kami mag-almasal. Iluluto na lang ho namin ng champurado. Para makakain din naman. Hanggang hapon na po yun. Gabihan, wala po kayong pagkain. Inuli yun, wala naman mag-aaral. Madaling araw, inuli. Gising uli na maaga. Sobrang tawuli sa dagat. Sobrang hirap kasi mga kadyoman yung dating buhay talaga namin. Sobrang hirap po. Mabuti, nagpapasalamat nga po pala rin ako nga pala kay Iko, kay Telisa, sa kay Karim Victor. Maraming salamat po talaga din yan. Ayun po talagang hindi namin makakalimutan po, kayo ayun, po mag-asawa. Ayun po nang pun sa amin mga kadyoma, nagpagawa po ng bahay namin. At saka sila po nagpayo sa amin, no, simula po kami naging vlogger. Kung kami po isisikat, huwag kami magbabago. Huwag kami tataas, kung ano man kami. Kung ano kami dati, parinto po kami. Thank you talaga kay Telisa. At saka lalo-lalo na po sa isang taong hindi rin po na makakalimutan si Parang Dennis Angko po. Parang Dennis Angko talaga ibinigay niya lahat po ng pangarap na isang simple pangarap ko lang dati. Pangarap po namin niya. Na natupad na parang pag siyang panagay, hindi po na bigla mo din mo akalain na biglang darating sa iyo. Kaya sa kasi, mga tumulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. Yeah, hindi na po namin kayo isa-isa, taga na po, lalo na po kay Parang Solido, kay Parang Dennis. Maraming salamat po sa inyo. Dahil kahit hindi nyo kami kaano-ano, nakakilala lang tayo dahil sa YouTube. Kaya malaking utang na loob po namin sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi ho namin makakamit itong buhay na ito kung wala ho kayong mga viewers namin. Kaya maraming salamat po talaga. At lalo-lalo na, hindi ko po talaga makakalimutan. Parang Dennis Angkot, saka mga Telisa, para sa Lido Kapulintas. Halos kayo po ang bumago ng aming hindi man po kayo talaga bago talaga ang buhay namin. Pero kayo ho ang nagprosige sa amin na yes. Kung ano yung papare na yung paano kung hindi mag-uto, paano hindi mag-uto. Hindi pa nga pang buhay na tayo yung nasa camera, nasa YouTube, nasa social media. Kailangan na kung sumikat man tayo o
tumagal man ang panahon, marami tumubo na mas mano pa, mas mabubuting tao pa. Tulad nila Idol Jabber Sniper, nila Louie, sa lahat ng buwan ng vloggers, sa Seward family. Sana naman po na sana po matulungan niyo po yung mga halimbawa para ng mga tulad natin mga YouTuber at saka sa mga halimbawa man na makakatulong pa sa mga nangangailangan, maraming maraming salamat po. Pero hindi niyo po talaga obligated po talaga, pero maraming maraming salamat po talaga. Maraming salamat sa inyo po lahat sa pagtulong niyo at sa pag-unawa niyo sa mga tao. Tulad ng mga Idol Jabber. Oh, mga ka-Jomo, yung magsisimula pa lang kami ni Parin Jomar mag-vlog. Kung makikita niyo yung bahay namin, ang bubong lang namin, mga trapal. Tsaka hindi po, tsaka hindi pare. Hindi makapulog marami sa tayo, gabi. Pare, marami tayong narinig. Oo. Marami kami narinig sa mga tao na, ano, yung mga ka-Jomo, yung bakit kayo nag-YouTube. Bakit kayo pumasok sa ganyang ano, anong papalaan niyo. Dati dami namin narinig, siguro ng mga 3 days pa kami, parang tayo mga sabi namin. Siyempre wala pa rin kami kalam-alam sa tungkol sa mga ganyan sa buhay na yan, sa buhay ng YouTube. Hindi wala namin palagi alam. Alam, sabi lang namin, gusto lang namin maging masaya. Oo. Gusto lang namin na maipakita sa mga viewers kung anong kakayanan namin. Anong kaya namin gawin, kung ano pang makakaya namin. Talaga sinubukan po namin talagang pumasok sa larangan na YouTube. Kung pasensya na kayo. Thank you talaga kay Idol Jabber din. Yes, taga-taka kayo. Sige talaga, thank you so much. Sa akin na marihan na. Kikaoya. Kikaoya. Salamat. Sila po nga. Sila yung mga nagtulak sa amin upang pumasok sa YouTube. Yes. Pero may mga tao naman na may pigil sa amin. Pero okay lang yun. Yung mga napigil sila pa yung parang nagtutulak sa amin. Ang mara tuloy-tuloy lang ang laban natin. Mara. Hindi man natin makamit ang ulo. Pero kailangan natin tuloy para kung hindi man parang ano, yung parang ang hirap eh, yung parang gusto lang natin na yung patas lang, okay lang. Okay lang. Ano ba, yung pasat okay lang ba? Yung ayos lang ba? Kaya maraming salamat sa mga viewers na sumusuporta sa amin. Oh, thank you po talaga sa lahat ng mga viewers namin dyan. Sa lahat na sumusuporta sa Seward family at saka sa mga Bukana vloggers. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ho namin makakamit yung lahat. Thank you ho talaga sa inyo. Dati, I love you po. Dati pare, ano, abot pa ako ng ano, na Maynila, yung pagkakaruwas. Parang di ba nakatrabaho rin doon, yung tayong trabaho sa, ano, sa Kuya Jong. Sa Kuya Jong. Doon kami, doon mahirap ang dinanas namin. Hindi siya sa trabaho. Yung site kasi namin, ng karuwasan, merong gate. Owned pa ng mga Muslim. Yung iba doon, ano, yung iba, yung halos, almisan, yung mga, hindi ko alam kung siya yung Muslim o katulad natin Katoliko, mga kababayan natin lang, o kaya mga katuwa natin Muslim, yung mga Muslim. Pero doon parang nagsaksakam. Yan nga tayo sinasabi ng mata. Parang tabi mismong tulog at iba karsada. Mismong tabi lang ng site namin. O yung mga ka-Jomo na sana nagustuhan nyo. Sana nagustuhan nyo yung aming kwento sa aming buhay. At sana at lagi nyong tatandaan na mahal na mahal po namin kayo. Mahal po namin kayong lahat. I love you talaga mga ka-Jomo. I love you so sa inyong lahat. At shoutout nga pala dyan kaya Telisa at sa aking parang Victor. Shoutout po Telisa at parang Victor. Sa aking Mamumpa TV, Mamalisya Pabilyon. Mamalisya Pabilyon, may galap shoutout. At sa aking parang Dennis Angkot, sa aking parang Bruce Aguilio, parang Charlie Reyes. May galap shoutout po sa inyo. At kay parang Jimbo Medina, yeah, kay parang Jimbo 26, yan. Kay parang Tikboy para sa Palabon. Yan, shoutout po. Kay parang Solito Kabulitas, kay parang Dennis Angkot, yan. Kay parang Bruce Aguilio, at kay parang Jimbo Medina. Oo. At kay parang Henry Diaz sa mga lahat. Alam ko na rin namin diyan. Namin sa kasama. Mega love shoutout po sa inyo diyan sa mga viewers natin diyan. Sana po nagustuhan niyo po yung aming kwento at sana po suportahan niyo po kami at sana po suportahan niyo po lahat ng 15. Na inaccept yung challenge natin. Yes. Ni Idol Jabber Sniper. Thank you so much. Thank you. Ay, maraming salamat po mga ka-Jomo. Maraming salamat po. Ito na po namin tinatapos ng vlog na ito. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po.